Madami na naman ang excited sa paparating na PBA 2022 Rookie Draft dahil meron mabibigat na mga pangalan ang posible nang pumasok sa PBA dahil final year na ito sa NCAA at UAAP nilang sa paglalaro. Pero merong problema na kinakaharap ang PBA kung sakaling hindi ito opera ng Japanese B-League, Korean B-League or Korean League at ng Taiwanese League ay posibleng tatakbo at aapila or sasali ito sa PBA Rookie Draft. Dalawa sa mabibigat na pangalan ang target na makuha ng dalawang elite team ng SMC, particularly ang SMB at ng Barangay Ginebra San Miguel. Ang dalawang coaches ng nasabing elite team na sina Coach Leo Austria at Team Con hangad makakuha ng isang PLM na kung saan isang playmaker at the same time athletic. At dito tinitingnan na nila at ini-scout na ng bawat team kung sino ang posible nilang kunin. At target nga ng Barangay Ginebra San Miguel makuha ang posibleng pamalit kay Stanley Pringle. Kung kikita natin ang performance ngayon ni Stanley Pringle, hindi na yung Stanley Pringle na una natin nakita sa Northport Batang Pier. Bagkos kinakailangan na ni Coach Tim Cohn ng pamalit kay Stanley Pringle at kay L.E. Tenorio. At target nga makuha ni Coach Tim Cohn ang LaSalle point guard at playmaker na si Deston Winston. Si Deston Winston, isang Filipino-American na merong height na 6'4". Naglalaro ito bilang point guard at guard sa De La Salle University na nag-a-average ng 20 points per game at 10 rebounds. Marami ang nagsasabi na si Deston Winston ay isang mala Stanley Pringle at may halong Mikey Williams na galawan. Ang nasabing playmaker ng LaSalle ay huling final year nito na maglalaro sa LaSalle. Maraming sana nag-aabang nito last year pa. Pero nakapag-desisyon si Deston Winston na ipurso ang final year niya sa LaSalle para makita ang kung ano pa ang dapat niyang i-improve. At hangad nga niya bago matapos ang season 86 ng UAAP ay makakuha siya ng kampiyonato bago lisanin ang LaSalle para makapunta sa PBA. Marami ang nagsasabi, isa ito sa mga top prospect or first rounder na player na posibleng kunin ng mga elite team ng SMC dahil ang mga farm team ngayon ng SMC na Terra Permajip at ang Northport Batang Pier ay posibleng makakuha ng number 1 at number 2 pick. Kaya ang nasabing player na si Deston Winston ay malaki ang tsansa makukuha ito sa future ng Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, ang SMB naman dahil sa pagkawala ni Alex Cabagnot, naghahanap ngayon ito ng isang playmaker na athletic dahil hindi na 100% fully healthy si Terrence Romeo. Si Chris Ross naman ay ilang taon na lang ay posible na rin lisanin ang SMB. Kaya hangad din ni Coach Leo Austria ang playmaker ng San Beda na si James Quay Cotay na mapa-line up sa nasabing team na SMB. Alam natin, si Junmar Pajardo, hindi na rin yung dating Junmar Pajardo at hindi na bumabata ang karamihan sa lineup ng SMB. Kaya naman, hindi na dahan-dahan na rin ni Coach Leo Austria na magbago at magpabata sa kanilang lineup. Si James Quicotay ay mayroong height na 6'2", nag-a-average ito sa San Beda ng 15 points per game at 5.8 rebounds. Napakagaling ng nasabing playmaker ng San Beda at the same time is itong team player. Kaya naman pag-aagawan din ito ng mga team na kung sino ang una makakuha at syempre hindi papayag ang SMB na meron makakuhang taga MVP group, especially ang tropang Giga na matagal ng target
ni Coach Chat Reyes dahil ang San Beda head coach ay isa sa mga assistant coach ngayon ng Tropang Giga. Kaya kung walang hahadlang na mga international league na posibleng kumuha sa dalawang nasabing player na sina Deschon Winston at James Quicote, ay posible itong maglanding sa PBA, particularly sa Barangay Ginebra San Miguel at sa SMB. Kaya aabangan natin this year, ilang buwan na lang ang PBA draft. Napaka-excited kung sino ang posible or makukuha ba ito ng Barangay Ginebra at ng SMB. At bago nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Yutikyo Bilangel, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, Crescencio Vidal, Elizar Pabilar, Christian Manalo, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Joshua Geray sa Geray Family, Speo Family at Rosales Family ng Tondo Manila, Lucky Alon Anthony, Renato Dineros at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan at pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.